naman kinatahan na. Ang tatay mo! Nagalit siya kami! Ay, shhh! Huwag ka kang mag-skandalo dito ni Kai! Mamaya kung ano pa isipin ng mga tao, inaamo ka namin dito. Bakit ba nagalit si Mang Tanyong? Flashback. Mamang ano? Oh. Bakit niyo po tinitingnan yung kontador namin? Inaalam ko lang kung ilan nagamit yung kuryente. E paano po malalaman yun? Kita mo yung numero na yan? Gumagalaw, di ba? Ibig sabihin, habang ginagamit niyo yung kuryente niyo, lumala ka din ng metro. Kaya itong numero ngayon, ayan ang babayaran yung kuryente. Guess mo na? Ah! End of flashback. O edi mainam at nalaman mo kung paano umaandar ang kontador, eh bakit naman magagalit si Mang Tanyong? Kasi po, sabi ko po kay Mr. Meralco, umandar lang po yan kasi po sinundot ng tatay ko kanina. Pero pag alis mo po ulit, susundutin niya po uli yan. Para hindi na po uli umandar ng isang buwan. Hala! Tapos? Tatlong buwan na po kami mawawala ng kuryente. Tapos malaking multa pa daw po yung babayaran namin. O siya, tahan na at nangyari na yan. Umuwi ka na lang sa bahay niyo at humingi ka ng tawad sa inyong ama. Eh, malili naman kasi yun, di ba? Kasi illegal yun. Sige po, baka po paluin ako nun, no? Hindi! Hindi ka papaluin nun, no? Love ka nun, bunso ka eh. At maiisip niya rin mali yung ginawa niya. Ginaon ka na. Sige po, pero pag nagalit pa rin po siya, kapunin mo na po ako, ha? Ay siya, bahala na! Tanong na lang natin sa BSWD. A little longer than a few minutes later. Ay, nako! At bakit naman? Eh, hindi ka naman pinalo, ah. Sinalay! Laman po ang nagalit sa akin! Bakit naman? Baka sobrang kulit mo na talaga. Hindi po kaya. Mabait-bait ko nga po, eh. Alam mo po yan, di ba? Ewan ko lang. Pag-iisipan ko pa. Eh, bakit ka nga kagagalitan kung walang dahilan? Ano na naman ang himala na ginawa mo? Pumunta po kasi yung kapitan ng kapilang barangay sa amin. At ang sabi, pag wala na raw pandemic, kukunin niya daw akong sagana sa piyesta ng patrong Santo Niño sa kanila. Wow! Oh, edi maganda. Ibig sabihin, maganda ka. Yun na nga po sana. Hindi po pumayag yung inay. Ay, bakit daw? Sabi po niya sa kapitan, ay naku si kapitan naman, sobrang mahihain po yan si Nikay. Hindi niyo po yan mapagbibilis ng gang at mapapalakad sa posisyon. Tapos? Tapos na ang usapan? Hindi po! Sabi ko kay inay, naku, hindi mo mahihain. Sabi mo lang wala tayong pambili ng gang. Hala, edi napahiya naman ang iyong ina. Kaya nga po nagalit. Ampunin niyo na lamang po ako, please! Wala na kasi ako mukhang mahihaharap kay inay eh. Batang ito talaga? Siya, umuwi ka na at humingi ka ng tawad sa iyong ina. Sa susunod, huwag ka sasabat sa usapan ng mga matatanda ha kung hindi ka tinatanong. Naku! Baka paluin po ako! Hindi! Kahit kailan hindi ka pinalo, di ba? Baka inigin na lang po kaya ako. Para pag uwi ka sa amin, diretso tulog na lang ako. Kasi nahihiya na po ako sa amin eh. O siya, tali ka dito at papakainin kita. Hindi ka nga mahiyain. 15 minutes later.
Ate Oni! Ate Oni! Oh, ano na namang peligro ang bitbit mo? Abunin niyo na lang po ako. Sige na po, Ate Oni! Bakit? Nagalitiraman ang tatay-tanyo mo at inay-aling mo sa'yo? Hindi po. Si Kuya Nico po nagalit. Palagi na lang daw po ako naluloko. Bakit pa naman lahat inaaway mo na sa inyo? Hindi naman po ako nangaaway eh. Nagtatanong lang naman po ako. Oh eh, ano naman yung tinanong mo at nagalit agad siya? Pati yung damit mo, bagbit mo na. Kalaro po niya kasi yung kaso namin si Elena. Tapos? Ganito po kasi yun. Flashback. Kuya Nico, lamang po talaga si Elena? Oo, syempre. Mahilig talaga ako sa aso. Ah, Kuya Nico, huwag mong pagsasabi ha. Bakit pakiramdam ko ako'y aso? Mikay, totoo ba yung sinasabi mo? Oo nga, totoo nga. Promise, cross my heart. Kailan po nararamdaman yan? End of flashback. Tapos? Ayun po, Ate Arnie! Nagalit na po na sa akin! Teka! Ano bang isinagot mo? Sabi ko po, simula ko na dito tako! Ayun! Nagalit na siya! Sige, uwi ka na? Ayun na po ang apurino! Ayoko nga! Nakaka-high blood ka nga! Pwede ba naiinig na lang po ako, Ate Arnie? Hay nako, Nikay! Wala akong dog food dito! One pair of pants later. Ate Oni! Ate Oni! Oh! Nasunugan ba kayo? Bakit ang dami mong bitbit? Magpapaalam po sana ako sa'yo. Sa iba na po ako magpapaampun. Oh, sino naman naging kagalit mo? Si Ate Nikki po! Lahat sila ang galit na lahat sa akin! Oh, and success! Lahat sila ang galit mo ng lahat! Ah, masaya ka na? Eh, wala naman po talaga akong kasalanan! Eh, ano pong magagawa ko kung nadapa ako? Anong nadapa? Eh, kakagaling mo lang kanina dito, kakabili mo lang ng kisi, di ba? Opo nga! Binigyan po ako ni Inay ng 2 piso. Tig-piso po kami ni Ate Nikki. Yung piso po ni Ate Nikki, nasa kaliwang kamay ko. Yung piso ko naman po, nasa kanang kamay ko. Tapos? Pagtakbo ko po dito sa tindahan, ayun na nga po, nadapa na ako. Tapos? Tapos sabi ko, ay! Nahulog yung piso ni Ate Nikki sa kanan! Tapos? Tapos sabi niya, purkit nahulog, piso ko agad. O, anong sagot mo? Ang sabi ko, bakit? Ikaw kaya may hawak ng 2 piso, tapos nadapa ka, tapos nahulog yung 1 piso. Kaninong piso yung isasalba ko? Anong sagot niya? Sabi niya, syempre yung sa'yo. O, anong sagot mo? O kaya nga, piso mo yung naiwan. Sige po, paalis na po ako, Ate Ani. Kanino ko mapaampon? Baka po dun sa mamang taga Meralco. Babay po! Hi po! Sana po nagustuhan niyo po ang aking video ng Ani and Nikai Episode 4. Shoutout po pala sa aking mga YouTube friends, kay Kuya Sam, Ate Dallas Pia, Ate Lizelle Dondor, Ate Charlene Castillo, Kuya Jaylor, Ate Julie, Ate Dulay Ganda, Ate 4S Vlogs, at kay Ate Mary Grace Budol. Abangan niyo pa po ang aking mga susunod na episodes! Salamat! Hello po! Nakikita niyo po ba yung nasa taas? Pakipalo po ko sa aking mga social media accounts. At dito na lang po ang aking mga latest upload. At pakiclick na rin po ang like at saka ang subscribe. Pati po ang notification bell.